Hi guys, good morning. So in this video, I'm gonna teach you on what to do kapag nawala po yung parehong remote key, emergency code, at saka yung key knob sa upuan. So nangyari po kasi sa akin yun, nawala po lahat. So ang ginawa ko po is bumili po mismo ako sa mismong Honda. So doon po mo kayo mismo bumili sa mismong Honda kasi mas mura, kasi nagtry ako, nag-canvas sa ibang branches na hindi direct ng Honda, like yung mga motor trade, something like that. Mas mahal po sa kanila compared doon sa mismong Honda. So sa mismong Honda po, isang susi is 2-3, tapos yung key knob sa upuan is nasa 400 plus ata yun. So dalawa na yon. Yung isang susi is 2-3 guys. So pag dalawa, 4-6. So plus yung knob ng upuan, so nasa 5,000 plus. So hindi pa po kasama dun yung service na aayusin yung motor. So and yung paayos ng susi, so napaayos ko na po yung susi. Ang ginagastos ko po dun sa labor niya is 600. Sa mismong Honda po kami nagpaayos, ako mismo. And then another gastos po dun sa key knob sa upuan, that is around 400, kasi babaklasin po nila dito. And ito po yung, ito na po yung ano, hindi ko pa po napapaayos, pero so far yung sa susi importante, napaayos ko na. So babaklasin po nila, abutin daw po sila ng mga around half day para maayos to, kasi babaklasin daw po ng buo dito. And not like sa Yamaha na may isang part na natatanggalin mo dyan, pwede na dito po kasi daw buo. So matagal po yung ano, so kaya hindi ko pa po napapaayos, kaya inuna ko na muna yung susi. So and then I'd advise you guys, pag nawala yung susi nyo, dun po kayo mismo bumili sa mismong Honda, huwag kung saan saan. Bakit? Kasi for your security purposes, na assurance na rin na legit yung mabibili nyo, at the same time tama yung susi na may bibigay sa inyo, kasi meron po silang code na sinusunod na para lang sa PCX natin. So hindi ko naman kayo dini-discourage yung mga seller dyan na nagbebenta online or sa Shopee, but then as an owner and for your alam mo yun, for meron kang assurance at sa security mo na rin na tama yung mabibili mo susi. Kasi let's say bumili ka sa ano online, tapos mali pala yung nabili mo, so paano mo ibabalik yun? Not like here na pag bumili ka, tama yung bibigay sa'yo. Okay? Tapos alam mo na genuine parts yung ibibigay sa'yo. At the same time, sila na mismo din yung mag-aayos. So, andun yung assurance mo na tama yung service na mabibigay sa'yo, at yung mga parts na may bibigay sa'yo, genuine parts pa siya. So, yun naman po yung sa akin as an owner. So, pero kung gusto nyo pa rin bumili sa online, it's up to you. Ayoko lang at least yung risk. Wala tayong ano. Safe tayo kasi sa direct mismo na Honda tayo bumili. And then so nawala yung susi, ginawa ko is meron yung emergency code guys. Importante yung emergency code, na dapat pipicturean nyo po yun. That is nasa kulay white siya, and then may 9 digits number dun. Yun yung i-input nyo dito sa may knob. Eto. Para pag wala yung susi, input nyo yun dito, ma-on nyo na ulit siya. And then tuturo ko po sa inyo paano yung gagawin. So again guys, yung napaka-importante yung emergency code, kasi pag nawala yung susi, dun nila ipro-program ulit yung remote. Paano pag nawala naman yung emergency code tapos wala kang copy? Gagastos ka po ng 21,000 plus, kasi papalitan nila yung ECU, lahat i-reprogram. So wala pa po ding yung labor. So napaka-importante guys, separate nyo po yung remote key at yung emergency code at yung knob sa upuan, para ano, case man mawala po yung isa, at least meron pa po yung isa. And then take a picture po dun sa emergency code. Kung nyo pong bibigay kung kanin-kanino po yun, para po lang sa owner po yun. Alright. And then yun, tuturo po yung kung paano gagawin kapag nawala yung susi nyo, and paano po gagamitin yung emergency code. So yun guys, dito ko na po ituturo kung paano nyo gagamitin yung emergency code. Una, kailangan nyo pong
long press to ng around 3 to 5 seconds. And then pag nag-on, press nyo po ng ulit ng isa. For set, yung pagsiset na ng code yun. So long press, 3 to 5 seconds. Pag nag-on, press nyo ng isa. And then after nyo ma-press to, i-input nyo na dun yung 9-digit code. So each code, isang pindot. Like for example, kung 9 yan, 9 beses nyo rin pong pipindutin to. Okay? Pagkatapos nyo mapindot yung 9 digits, antayin yung tumunog. Pag tumunog siya, saka nyo ulit ilalagay yung next na number. Okay? For example, yung sa akin, ang first digit niya is 1, susunod doon is 9. So, i-action ko na lang para mas mabilis nyo pong demonstrate ko na lang para mas mabilis nyo pong makuha. So, long press. Milaw. Pindot ng isa for setup. Ang first digit ko is 1. Pindutin ko ng isa. Pag tumunog, input mo yung next digit. Next digit ko is 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antayin mo ulit tumunog. Next digit ko is 7. Tumunog na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag tumunog ulit, next digit. 1, 2, 3. Next digit ulit. Yun guys, so tama yung code na nilagay natin. Pag tama yung code na nilagay mo, tutunog yan. Parang may click na tutunog dito and then nakasedi na yung on, saka yung susi doon. So pwede mo na siyang ma-on. So ilang minuto bago mamatay ito? Around 5 to 10 minutes ata siya bago mamatay itong itong knob niya. So pag namatay yan, automatic, kailangan nyo na naman pong ulitin yung process para ma-on nyo ulit. So ganun lang guys, so hopefully nakatulong. And huwag nyo pong bibigay kung kani-kanino yung emergency code kasi para lang po sa inyo yun na may PCX owner. So yun lang po.